South Cotabato. Katulad ng kapatid na probinsya, isa itong landlocked province na matatagpuan sa rehiyon ng Soksargen o Region 12. Napapalibutan ng tatlong probinsya, Sultan Kudarat sa Kanluran at Hilaga, maliit na bahagi ng Davao del Sur, at Sarangani sa Timog at Silangan, land of the Dreamweavers. Hiu Lafus, Hiu Gotomo, Hiu Kefu, buong nawatikim probinsya ng South Cotabato. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya. Pinaninirahan noon ang area ng South Cotabato ng mga grupo ng Muslim, Tibuli, Blaan, Manobo, Tiduray at Tagabilis. Ang ibang mga grupong etniko ay lumipat din sa bahaging ito ng Mindanao. Sila ay may pagkakapareho sa mga Malay sa pisikal na istruktura at wika. Ang mga Malayan pioneer na ito ay nanguna sa isang mapayapang pag-iral ng pag-unlad ng sibilisasyon sa mundo hanggang dumating ang 15 siglo nang dumating si Sharif Kamungsuan sa lugar at pinakilala ang relihiyong Muhammadan na convert niya ang karamihan sa mga naninirahang Malay sa parting Cotabato at Maguindanao. Bukod sa pagpapakilala ng relihiyong Muhammadan, itinatag din ni Kabungsuan ang kanyang sarili bilang Sultan ng Mindanao. Sa pamumuno ni Kabungsuan ay kalaunay ang pag-usbong ng sistema ng pamahalaang na kilala bilang Datuism. Ang sistemang ito ng pamahalaan ay nagpaunlad ng kulturang Muslim at nagpanatiling nagkakaisa ang mga Muslim sa kanilang pakikipagdigma sa mga dayuhan. Sa pagdating ng mga Amerikano ay hindi nakaapekto ng malaki sa Cotabato sapagkat kahit anong gawin ng mga Amerikano ay tinatapatan sila ng mga mandirigmang Muslim para ipaglaban ang kanilang mga teritoryo. Ngunit ang ibang pulisya ng mga Amerikano ay naka-impluensya din sa South Cotabato. Ito'y naglalayong i-attract ang mga Muslim sa pulisya ng mga Amerikano at ang mga Kristiyano sa mga lalawigan ng Luzon, Visayas upang manirahan sa malawak na kapatagan ng Cotabato. Ang iba pang layunin nito ay ibalik ang kapayapaan. Ito ay binubuo pa lamang ng munisipalidad ng Coronadal, Buayan, Glan, Kiyamba at Libak. 1914, nang nagsimulang lumipat ang migrants galing ng Luzon at Visayas upang manirahan sa lugar at tumaas nga ito sa huling bahagi ng 1930s, ngunit tumigil noong pagsiklab ng 2nd digmaang pandaigdig. March 9, 1920, ang mga Ilocano ay dumating sa lugar gamit ang bapor o bangka na pinamumunuan ni Crisanto Hidalgo. Ang majority ng Mindanao Island noong panahon ng mga Amerikano ay binubuo lang ng isang malaking probinsya na tinatawag na Moro Province. At ang isang distrito dito ay ang Cotabato, na basically ang buong Soksargen plus Maguindanao. Ang distrito ay kalaunay naging probinsya kung saan naging pinakamalaking probinsya sa nagsisimulang Republika. July 18, 1966, nang hatiin ang Cotabato sa dalawa, ang North at South, at makakabilang pa sa South Cotabato ang majority ng Sarangani Province at General Santos. 1988 at 1992 nang i-separate ang General Santos at Sarangani respectively. Ang siyudad ng General Santos ay hango sa pangalan ni General Paulino Santos, ang isa sa nagikayat sa mga Tagaluzon at Visayas na mag-migrate sa Cotabato noong 1930s. Nahahati sa 11 ang lalawigan, isang syudad ang pinakapopulado na Coronadal City at 10 munisipalidad ang Banga, Lake Cebu, Norala, Pulumulok, Santo Niño, Surala, Tibuli, Tampakan, Tantangan at Tupi. Katulad ng kapatid na probinsya, iligay nun din ang pangunahing lingwahe ng lalawigan
pero marami ding mga Ilocano speakers, lalo na sa bayan ng Tampakan, Tantangan at Tupi. At syempre, ang Chavacano ay maririnig din dito. Pero hindi rin natin kakalimutan ang mga original inhabitants ng lugar. Majority ng mga katutubong tribo dito ay kabilang sa mga Maguindanao. At sa mga bayan ng Lake Cebu at Tibuli ay naninirahan naman ang mga Blaan at Tibuli na nakilala sa kanilang tinalak weaving. Patunay ang Provincial Festival ng South Cotabato. Dahil ang tema ng kanilang kapistahan ay tinatawag itong Tinalak Festival, kasabay ng kanilang founding anniversary. Sinasabing ang mga disenyo ng mga tinalak ay unique o walang magkakapareha. Dahil ang mga patterns ay madalas dadating sa panaginip ng mga mananahi, kaya nakilala din bilang the land of the dream weavers ang South Cotabato. Bukod sa tinalak weaving at agrikultura ay isa pang industriya ng Timog Cotabato ang pagmimina. Pero naging kontrobersyal ang pagmimina dahil sa maraming umalma nang bawiin ng local government ang ban sa open pit mining noong May 2022 at September 2022 ay nirevoke din ang lisensya ng kumpanya nang dapat magsisimula ng pagmimina sa Tampakan. At mukhang lalaban ang lalawigan sa bukid noon para maagaw ang titulo ng Pineapple Capital of the Philippines dahil may malaking plantasyon din ng prutas na ito sa bayan ng Pulumulok. Mga anyong tubig na nanguna sa natural wonder sa South Cotabato: Lake Siluton, Lake Lahit ng Lake Cebu, Lake Maughan o Lake Hulon ng Tibuli. At kilala din ang lugar na ito bilang Mount Milibengoy. Mayroon ding mga talon ng Lake Cebu. Hindi lang isa, dalawa, tatlo kundi pito. Ang pitong talon na ito ay ang Hikong Alo, Hikong Bente, Hikong Bilibel, Hikong Luwig, Hikong Ukol, Hikong Kefoy at Hikong Tunok. Mount Matutum, Del Rio Splash Resort ng Coronadal, Marianos Blooming Agritourism Park ng Tupi, Lubos na pinahalagahan ng probinsya ang kanilang kultura. Ito ay sa kabila ng pagdagsa ng mga gustong manirahan mula sa ibang kapuluan, kaya ang mga South Cotabatenyo, magkakaiba man katulad ng kanilang disenyo ng tinalak, ay magkakasama pa rin sa isang matibay at mahabang telang hinabi ng kasaysayan. Mga katropa, kung ikaw ay may extra money, nasa wastong edad at mahilig tumaya, ito'y para sa'yo ang 1xBet, isang legit betting site. Pwede kang tumaya, manalo ng pera. Mag-register lamang at gamitin ang ating promo code at maaaring makakuha ng 7,000 pesos bonus sa una-unang mong deposit. Pwede mong tayaan ang mga paborito mong kupunan. Lahat ng klase ng sports andito, including NBA and PBA. May mga games at iba pa. Mas pinadali rin ang mag-cash in and cash out gamit ang yung GCash. Kung interesado ka, i-click mo lang ang link sa comment section ng ating video at mag-register na sa 1xBet. Shoutout Alkir Digamples Ilago Baok, Ralph Galvez Javier, RJ Malalis, Jomar AKP Long Live, Jernan, Justine Magno, at shoutout kay John Laps.